Hi guys. Ano? So ayan, napakamadali ako ngayon kasi pupunta ako ng remittance. Kasi kahapon hindi binalik yung ID ko. Napansin ko na lang nang kagabihan. Kasi may babayaran sana ako. Ilalagay ko sa ano, sa likod ng cellphone ko. Tumatakbo ko kasi kinakabahan ako, baka mamaya wala na yung ID ko, patay ako. So ayun, kasi yun lang naman yung pinuntahan ko kahapon. Kahapon ng hapon. Tapos, ang maalala ko lang na binigay niya, yung resibo, at tsaka sukle. Tapos, pagtingin ko ng ano, bigla ko naisip, ala, nasa yung ID ko? Kasi kapag dito, nawala yung ID mo, lagot ang laki ng babayaran. Pero, hinihingal ako. Pero, pa-expired na yun. Pa-expired na sa next month. Kaso lang, hindi ako makakalabas kapag wala yun. Tsaka hindi ko yung marerenew pag wala yun. So, ayun. Hopefully, nandun yung ID ko. So, ayan. Kitakit sa muya. So, ayan guys. Malapit na ako doon. Bukas na sila. Kasi maaga akong pumunta. Mga alas 9 pa lang ngayon. Tapos, ano, sisit ko. O, sana nga nandun. Hoping. So, ayan guys. Akala ko, bukas na sila. Sarado pa pala. Tinakbo ko pa. Hala. Ayan, sarado pa sila. Charan! So, napagod ako tumakbo. Pinapawisan ako. Yun, hindi pa sila bukas. So, mamaya balikan ko na lang. So, takbo ulit. So, ayan guys, mamaya balikan ko na lang kasi, ano ba yan? Hindi ko alam bakit bulag ka tao. Mali yung pagtingin ko. Parang yung pagtingin ko sa kanya, mali. Charot. So, ayan, dito na ako sa bahay. Tako. Friday pa lang ngayon. Late sila magbubukas. Hindi ko naisip yun. Friday pa lang ngayon. So, ayun. Mamaya balikan ko na lang kasi importante yun. Kasi kapag kalalaman na lang nila yung ID ko, hindi na nila ipapawak sa akin yung ID. Pagod tayo. So, balikan ko mamaya. And guys, see you later! So, ayun guys. Apat na beses na akong pumalik-balik doon sa remittance. Sarado pala talaga sila pag Friday. Hindi ko alam na sarado sila pag Friday. So, ano, update ko kayo bukas. Sana nga, hoping na nandun yung ID ko. Kasi kung wala, lagot tayo. See you tomorrow! Hi guys! So, ayun, maaga ako pumunta ng remittance para tanungin ko nandun ba yung ID ko. Kasi feeling ko talaga malakas yung kutob ko na hindi binigay sa akin nung teller. So, ayun nga, maaga ako pumunta at nakuha ko na yung ID ko. Ayan yung ID ko, guys. Kasi kapag wala to, hindi ako makakalabas. So, ayun. Buti na lang nandoon. At saka, nung hinanap ko doon sa teller, sabi ko sa kanya, ano, ma'am, I think you forgot to give my ID. Sabi ko ganun, charot. O, di ba, napa-English pa ako. So, ayun, buti, nasa kanya. So, sa lahat ng mga, ano, mga may hawak ng mga importanteng ID, ganun, tulad ko. Kasi dito, kapag wala kang ID, hindi ka rin makakalabas. Hindi ka makaka... Pagka gusto mo magpadala, tapos gusto mo ikaw ang magpapadala, dapat may ID ka or kahit na anong documents. Pero mas ang maganda kasi is yung ID dito. Hindi ang tawag nilang ikama. At saka ano, yun, ingat sa paghawak ng ano ng ID at saka siguraduhin na bago umalis sa mga pupuntahan na kailangan i-represent yung ID, kailangan ano, check natin kung nakuha ba natin o hindi. Kasi kapag ka nawala din ang ID natin, malaki rin yung babayaran. Although, ano, malapit na may expired to. So, hindi ko rin ito mai-re-renew ata kung wala tong original na ID. So, ayun guys, konting paalala lang. Ingat sa paghawak ng ID.